Ama. Eh, sino dito gusto ng pagpapala? Sino dito gusto ng pagpapala? Blessing. Sino? Sino ayaw? Sino ayaw ng blessing? Mamaya, meron kayong blessing. Bibigyan ko kayo ng tinapay. Okay ba yun? Bibigyan kayo nila ng tinapay. Blessing ba yun? Oo. Siyempre, di ba? Ano pa yung mga blessings na gusto natin? Ano pa? Magkaroon ng bahay. Blessing yun. Ano pa gusto yung blessing? Ha? Magtrabaho. Tama. Blessing yun. Ano pa? Magkaroon ng sasakyan. Blessing yun. Ano pa? Ang gusto mo? Ikaw, anong gusto mo? Vincent, na blessing. Anong gusto mong blessing? Bibigay sa'yo ng Panginoon. Anong gusto mo? Ano? Ano? Hindi mo ba alam? Okay? So, bata ka pa, hindi mo pa dato alam. Kasi, patuloy lang ang Panginoon nagbibigay sa'yo ng blessing. Yung magulang mo, yung kinakain mo, ano pa mga blessing? Marami, di ba? Pag-aaral, kaibigan, blessing yan. Okay? Church, blessing yan. Ngayon, pag wala kayo dito, parang sinasabi nyo na ayoko ng blessing. Di ba? Pag hindi ka sumusunod sa magulang mo, parang sinasabi mo, ayoko ng blessing. Okay? Si Jacob, no, inutusan pa siya ng nanay niya para makuha lang yung blessing ng tatay niya, di ba? Sila ay nagbalat kayo. Ginaya nila yung kapatid niya na si Esau. Okay? Kaya ngayon, dahil sa panloloko, may nagagalit. Tama? Galit ngayon si Esau, kaya ang gagawin ni Esau, pag namatay daw yung tatay niya, mapatayin niya si Jacob. At nalaman niyo ng kanyang magulang, at ang ginawa kay Jacob, ay pinapunta sa kapatid niya. Okay? Kasi gusto na rin niyang mag-asawa. Ano? Doon siya papasawa. Ito na yung sumunod na kwento. Handa na ba kayo? Amen. Okay? Ready na ba kayo? Amen. Okay? Buksan ang ating mga isip at puso sa salita ng Panginoon. Okay? Bubuksan natin. No? Sino yung gusto magbukas ng isip at puso? Doon nga. Bukas ang puso. Bukas ang isip. Okay? Hindi yung basta binuksan na, dapat tutok. Tama? Okay, nandyan tayo ngayon sa Genesis 28. Ito na yung kwento. Okay? Ano bang kwento yan? Okay? Ika lang ha. Nagawin lang natin yung setting natin ha. Duplicate. Mainit, sino na initan? Sino na initan sa inyo? Mainit ba? Okay, ready na tayo. Magbabasa tayo ha. Okay, ng Genesis 28. Ready na ba kayo? Okay, manda kayo, okay? Sabi dyan, okay? Magpapalit-palitan tayo, okay? Yung umpisa, ako, tapos susunod kayo dun sa 2, sa 4, and so on and so forth, okay? Mauna akong magbabasa, susunod kayo. Ready na ba kayo? Opo! Nababasa niyo ba? Opo! Okay? Okay, basahin natin. Genesis 28:1-5. And Isaac called Jacob and blessed him, and charged him, and said unto him, thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. Basa. Arise, go to Canaan, to the house of Abraham, where father's house, and take thee a wife from thence of the daughters of Laban, thy mother's brother. And God Almighty bless thee, and make thee fruitful, and multiply thee, and thou mayest be a multitude of people. And give thee the blessings of Abraham to thee, and to thy seed to thee.
that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger, which God gave unto Abraham. And Esau sent away Jacob, and he went to Padan Aram unto Laban, son of Bethuel, the Syrian, the brother of Rebekah, Jacob, Esau's mother. Basa. And Esau saw that Isaac had blessed Jacob, and he sent him away to Padan Aram to take him a wife from this, and God has blessed him. He gave him a charge, saying, thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. And that Jacob obeyed his father and his mother, and was gone to Padan Aram. And Esau, seeing that the daughters of Canaan pleased not Isaac, his father. Then went Esau unto Ishmael, and took unto the wives which he had Mahalath, the daughter of Ishmael, Abraham's son, the sister of Nebaioth, to be his wife. And Jacob went out from Jacob, and went toward Haran. And he lighted upon a certain place, and tarried there all night, because the sun was set, and he took off the stones of that place, and put them for his pillows, and lay down in that place to sleep. And he dreamed, and behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven, and behold, the angels of God ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it, and said, I am the Lord God of Abraham thy father, and the God of Israel, Isaac, the land whereon thou liest, do will I give it unto thy seed. And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south, and in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. And behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest, and will bring thee again into this land, for I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. And Jacob went up to his city, and he said, surely the Lord is in this place, and I knew it not. And he was afraid and said, how dreadful is this place? This is a none other but the house of God, and this is the gate of heaven. And Jacob rose up early in the morning, and he took the stone that he had put for his pillows, and set it up for a pillar, and poured oil upon the top of it. And he called the name of that place Bethel, but the name of that city was called Luz at the first. And Jacob bowed about, saying, if God will be with you, and will keep me in this way that I go, and I will give him bread to eat, and raiment to put on. Okay, sabay-sabay tayo sa 21 and 22. So that I come again to my father's house in peace, there shall the Lord be my God. And his stone, which I have set for a pillar, shall be God's house, and of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto you. Kayo manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagbasa ng iyong salita. Ama, dalangin namin, Panginoon, na buksan mo, Panginoon, ang aming puso, isipan. Linisin kami, Panginoon, ang aming mga pagkakasala para, Panginoon, hindi maging hadlang, Panginoon, sa aming pag-aaral sa umagang ito ang aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa inyong pagpapatawad. Ganun din, Panginoon, gabayan niyo kami, Panginoon, mga kabataan sa mga oras na. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Okay, ano yung kirento natin? Naintindihan niyo ba? Sino yung nakaintindi? Yung nakaintindi yung kirento natin? Ano nangyari? Okay, isa-isahin na ngayon natin. Okay? Okay, malinaw?
Ready na ba kayo? Opo. Sino yung inaanto? Nagdangin yung mata. Okay? Okay, Genesis 28:1-5. And Isaac called Jacob. Okay? Nagkaroon ng pagkakasala, ang ginawa para hindi mapatay si, kung mamatay man si Jacob or pumupa na yung galit ni Esau sa kanya, siya ay inutusan, ano? Kasi nasa tama na siyang edad. Okay? Pwede bang magpakasal yung ano? 16 years old? 17? 18? 18 pwede na? Pwede. Gusto niyo ba magpakasal na ng 18 years old? 19? 20? Pwede na ba? Pwede na magpakasal 20? Pwede na. Depende, di ba? Kung kayo ay handa na. 21, pwede na ba? 22? 23, 24, 25. Mas naglalato-lato ka pa, 25 ka. Pwede ka ba? Pwede ka naman magpakasal man? Mababaw pa yung isip mo nun, di ba? Kung araw ka naglalato-lato. Okay? Masali ka pa sa tournament. Okay, si Jacob ay nasa tamang edad na, kaya siya ay inutusan, no? Sabi dyan, and Isaac called Jacob. Si Isaac mismo ang nagpatawag, no? And bless him. Siya ay bliness. Paano po tayo binibless ng magulang natin? Paano tayo binibless ng magulang natin? Okay? Binibigyan tayo provision. Diba? Tama? Okay? Kunyari, sa pag-aaral, paano ka binibless ng magulang mo? Binibigyan ka ng baraon. Diba? Pinaghahandaan ka ng pagkain sa umaga, okay? Bibigyan ka ng baon, di ba? Tatanungin ka kung okay lang pag-aaral mo, kinakamusta ka, hindi walang pakialam sa'yo kung ano na nangyari sa grades mo, no? Pag sinabi mong kukuhanin yung grade mo, kukuhanin ng magulang mo, di ba? Okay? Yan, binibless ka sa pag-aaral mo. Ito ngayon, si Jacob, binigyan siya ng si Jacob, binigyan siya ng charge ng utos, and said unto him, thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. Okay, sabi, huwag kang mag-aasawa ng mga tao dito sa lugar natin. Kasi nasa Canaan sila nun. Sabi ng tatay niya, huwag ka dito mag-aasawa. Huwag kang kukuha ng mapapangasawa mo sa lugar na to, sa Canaan. Okay? Sabi niyan, arise, go to Padanaram. Okay? Padanaram. Padanaram. To the house of Bethuel, thy mother's brother, and take thee a wife from thence of the daughters of Laban, thy mother's brother. Nung panahon nila, hindi pa uso yung incense, yung second degree. Okay? Up, third degree. Yung pinsan ng pinsan ng pinsan mo, sa panahon natin ngayon, hindi mo pa pwedeng pakasalan yun. Kasi kamag-anak mo ba sila? Pero sa panahon nila, konti pa lang yung tao, meron pang provision na gano'n, pwede mong pakasalan yung kamag-anak mo, malayong kamag-anak mo. Okay, actually, si Rebecca ay kamag-anak din ni Isaac, di ba? Okay, isa lang yung kanilang lolo. Ano, di ba? Now, in that case, yan, inutos sa kanya kasi, bakit kaya? Bakit kaya inutos? Kasi kilala ni Isaac yung mga kababaihan sa lugar na yon. Yung mga kababaihan daw sa lugar na yon, mahilig mag-TikTok. Wala lang, puro ganun lang, TikTok. Lato-lato. Okay. Kilala ni Abraham, kilala ba ng magulang nyo kung anong nangyayari sa lugar nyo? Alam kaya nila kung anong nangyayari dito sa lugar nyo? Pag may nanakawan dito, alam agad ng magulang nyo? Hindi, kunyari lang. Alam yun, di ba? Madali dito malaman. Di ba? Pag may nanakawan, or may nangyaring trahedya, or something, di ba? E magulang natin, sensitive yan kasi gusto niyan ay mapalaki tayo ng tama at
mapaayos yung ating buhay. Yung normal na ginagawa ng magulang. Tama? Ganun ang gusto ni Isaac kay Jacob. Okay? Kasi si Esau, nag-asawa na siya ng mga taga Kanaan. Dalawa. Mamaya, makikita natin yun. Okay? Okay, makikita rin natin yung naging action pa ni Esau. Okay? Now, in that case, pinapunta siya sa bahay daw, house of Bethuel, thy mother's father, and take thee a wife from thence of the daughters of Laban, thy mother's brother. Pinsan niya actually, wala pang asawa niya dito. Okay? And God Almighty bless thee. Okay, dinideclare na ni Isaac yung blessing sa kanya. Make thee fruitful. Okay, paano ka daw magiging fruitful? Paano nagiging fruitful ang isang tao? Okay? Paano tayo nagiging fruitful? Meron tayong nagagawa, di ba? Pag pinag-aral ka, baksak-baksak ang grades mo. Fruitful ka nun! Fruitful ba yun? Hindi ka fruitful nun, di ba? Pag ulit-ulit ka sa grade 6 or sa grade 7, na pag pinag-aral ka, para maging fruitful ka, nag-a-advance ka. Pag grade 6 mo, grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, grade 12, hanggang sa college, mas maganda, di ba? Okay? Nagiging fruitful ka. Eh, sa pagiging tao, paano ka magiging fruitful? Physical na fruitful, paano? Magkakaroon ka ng mga anak. Okay, iba. Okay, fruitful ka nun. And multiply din yan. Inulit nga, magmumultiply ka. So, paano ka magmumultiply? Paano ka magiging dalawa? Mag-aasawa. Mag-aasawa ako. Okay, yung dalawa kami, magkakaroon kami ng mga anak. Dadami ngayon kami. Okay, yun yung gusto ni Abraham. Kasi nung panahon niya na hanggang ngayon, yung pagdami ng isang pamilya ay pagpapala ng Panginoon. Tama? Yung mga anak ay pagpapala ng Panginoon. Okay? Pag nakakarinig ka na, pag nagagalit yung magulang mo, ano ka, anong tinatawag sa'yo? Minsan, masasamang salita eh. Pero mali yun. Ang dapat na itawag sa'yo, isang pagpapala! Dapat ganun. Hindi ka isang, ano, di ba? Kahihiyan or in that case, ikaw ay isang pagpapala ng Panginoon. Okay, tandaan niyo yan ha. Napalad tayong lahat kasi pinanganak tayo, tama? Sa dami, alam niyo yung science, di ba? Sa daming egg cell, sa daming sperm cell, isang egg cell, ikaw yung nakauna dun. Sa million-million kayo, ikaw yung nakauna, ikaw yung champion eh. Ikaw yung champion dun. Okay? Tandaan niyo, kayo yung champion dun. Tama? Amen. Talo nyo sila lahat, di ba? Kayo yung nanalo. Tandaan nyo. Okay? Kaya kayo ay pagpapala ng Panginoon. Okay, nasa na tayo? Okay? Take thee a wife from thence of the daughters of Laban, thy mother's brother, and God Almighty will bless thee, make thee fruitful, multiply thee, that thou mayest be a multitude of people. Okay? Ang isang lugar, no, ang isang mag-asawa, pagka hindi sila binayayaan ng anak, sila ay, ang tawag sa kanila sa Tagalog, baog. Wala silang bunga. Okay, may puno ba dito walang bunga? Meron, di ba? May mga puno walang bunga. Ang gamit nun? Pampadagdag lang ng hangin, oxygen, shade. Pero wala kang nakukuhang bunga sa kanila kasi pag meron kang bunga, marami kang magagawa. Pwede mong kainin, pwede mong ibenta. Di ba? Mas marami kang magagawa. Okay? Okay, and give thee the blessing of Abraham. Inano niya, napinunet niya yung blessing ko bilang anak ko ako si Isaac. Yung tatay ko, yung blessing niya, binababa sa atin. Yung mga blessing ng mga magulang na magulang natin, binababa yun. Papunta sa atin, nagta-transcend yun, papunta sa atin. Okay? Pero kung ikaw ay kahiya, lagi kang lasing, di ba? Minsan parang yung pagpapala, nawala sa'yo eh.
di ba, naninigarilyo ka, lasing, barkada, mga ginagawa ng mga kababaihan. Mga kababaihan yan, ang kasama mga kalalakihan, mga ganggang, alam niyo yung mga gang, mga grupo ng mga lalaki, tapos kasama yung mga babae, na ano mangyayari sa kanila? O tingin nyo, yung iba marirate, yung iba mabubuntis ng maaga, yung iba hindi nakapag-aral kasi laging lumiliban sa klase. Okay? Pipiliin natin yung ating mga kaibigan. Okay? Sabi dyan, okay? So, and give thee the blessings of Abraham to thee and to thy seed with thee, pati yung mga magiging anak mo, that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger, which God gave unto Abraham. Kahit na ikaw ay isang stranghero, mapapasayo yung lugar na yun, sabi sa kanya, di ba? And Isaac sent away Jacob, and he went to Padan Aram unto Laban the son of Bethuel, the Syrian, the brother of Rebekah, Jacob's and Esau's mother. Okay, pumunta na doon si Jacob. Okay, masunurin ba si Jacob? Amen. Okay, sabi, pwede naman siyang umangal, di ba? Hindi, layo-layo noon eh. Okay, wala pa nung ano dati, wala pang jeep noon, wala pang FX, wala pang mga sasakyan noon. Okay, na ganun kabibilis. Okay? Meron pa dun, kabayo, asno, camel, okay? Hindi yung ganun kabibilis. Pero in that case, si Jacob ay sumunod sa kanyang mga magulang. Bakit kailangan mong sumunod sa magulang? Okay, sa pangako ng Panginoon sa Exodus 20:12 pa lang, sabi dyan, okay, Exodus 20, yan, nandyan yung sampung utos. Sabi dyan, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Okay. Kailangan ba natin sundin yung ating mga magulang? Okay. Dapat madalas. No? Okay. Depende. Kasi may mga ibang magulang, crooked na yung isip pag gagawin ka na ng masasama. Okay? Merong mga ganong magulang, di ba? Okay, uso ngayon yung sa internet, yung mga anak nilang bata, no, binibenta nila sa internet. Okay? Sad to say, no? Totoo, nangyayari yan. Okay? Pero in that case, kung ang magulang mo ay matuwid, tama ang inuutos ay sinabi ng magulang mo, mag-aaral ka! Hindi ka mag-aaral? Ayoko, nay. Okay, inutusan ka, mag-ukad ka na ng pagkain, mag-prepare ka ng pagkain, maghugas ka ng pinggan, maglaba ka, okay ba yun? Tama ba yun? Dapat mabaksan din yun? Tama! Kasi yun ay, saka ikabubuti mo, lalo na yung mga kababaihan, dapat marunong kayo sa gawaing bahay, no? Okay? Kasi kayo ay magiging, ano? Magiging? Yung mga kababaihan, magiging? Nanay. Yung mga kalalakihan, dapat kayo ay magiging? Tatay. Tatay, no? Okay. Iniiba rin yan ang mundo, no? Gusto nila, yung lalaki maging babae, yung babae maging lalaki. Tama ba yun? No. Okay. Pinagmamalaki pa nila, no? Ang lalaki ng katawan, tapos ganun-ganun maglakad. Tama ba yun? Hindi po. No? Baligtad, no? Sila yung nag... sasaya yung mga malalaki, yung mga babae, sila yung mga nakapantalon. Okay? Kapit, ano kaya yung babae nakapantalon? Okay, dami ngayon yan eh. Yan, baligtad na, no? Binabaligtad nila. Okay, sabi dyan sa Ephesians 6:1-3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Okay, yan yung 1:6:1. Okay, yan ang pinakamadaling memory verse, di ba? Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito ay tama. Okay, meron pang mali sa pagsunod sa magulang? Wala. Okay? Kung yan ay hindi naman ika, sisira mo, pwede mong sundin ang magulang mo, kahit na mahirap yung papagawa niya. Si Jacob, mahirap yung papagawa sa kanya. Papahanap sa kanya yung asawa niya, magpupunta pa siya sa ibang lugar.
honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. No, nilink niya yun sa Exodus 20, sabi doon. Okay? That thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth. Pag in-honor mo daw ang iyong mga magulang, magkakaroon ka ng mahabang buhay. Anak, huwag kang iinom. Ay, sige tayo, hindi ako iinom. Huwag kang maninigarilyo, anak. Huwag kang magpupuyat. Okay? Sinunod mo lahat yun. Kumain ka ng gulay, anak. Pampalangas yun ang katawan. Sinunod mo lahat yan. Ano kaya sa tingin mo mangyayari sa'yo? Magiging sakitin ka kaya? Hindi po. Hindi. Ikaw ay magiging malakas. Kung ikaw ay magiging malakas, matalino, ikaw ay mabubuhay ng mahaba. Okay? Ibig sabihin, ang mabuhay ng mahaba, may quality. Hindi yung mabuhay ka lang ng mahaba kasi pinahaba ka ng mga gamot. No? Patay ka na, binubuhay ka pa. Respirator ka. May humihinga para tayo. Ilang taong ka na doon? 5 taong ka na. Mga ganun ka lang. May humihinga para tayo. Magandang buhay ba yun? Ha? Hindi. Okay? Dapat quality ng buhay. Okay? Sabi dyan, which is the first commandment with promise that it may be well with thee and thou mayest live long on the earth. Ikaw, ahaba yung buhay mo na meron kang quality ng buhay. Okay? May respeto ka ng mga anak mo, ng asawa mo. May respeto ka ng mga kapitbahay nyo, ng ibang mga community. May respeto ka. Mahal ka nila. Di ba? Maganda yun na buhay. Tama? Amen. Hindi yung buhay ng puro away, gulo. Okay? Ang gulo nun. Parang ayaw mo na rin mabuhay nun. Pagka ganun ang buhay mo. Di ba? Colossians 3:20, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto God. Okay? Yan daw ay nakakalugod sa Diyos. Gusto mo bang malugod ang Diyos? Sundin mo yung magulang mo. Hindi yung nagdadabog ka pag laging inutot ka lang. Nakailang padya ka na. Okay? Kala nyo ha, ganun din ako dati. Kumapadya ako, kakabili ko lang ng ano, ng sibuyas, tapos ano naman, kamatis naman, di ba, isang utusan na lang? Totoo yun. Okay? Lalabas ka lang naman. Yung pala, pipitas ka lang pala ng ano sa ano nyo. Hirap na hirap pang utusan. Okay? Kilala na dito, ang ganda-ganda dito, meron dito kamatis, meron pang melon, meron pang mangga. Mangga, nauhulog lang. Nasasayang lang sa lupa. Okay? Kukuhanin nyo yung manggang yun, tapos punta kayo dun sa labas, magbenta kayo ng mangga. Kahit piso isa niyan, magkakapera ka ba? Di ba? Okay? Okay, sunod tayo. So Genesis 28:6-9. When Esau saw that Isaac had blessed Jacob, ito na naman si Esau, no? And sent him away to Padan Aram, to take him a wife from thence, and that as he blessed him, he gave him a charge. No, inutusan siya. Saying, thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. And na-violate na to ni Esau eh. And that Jacob obeyed his father and his mother and was gone to Padan Aram. And Esau, seeing that the daughters of Canaan pleased not Isaac his mother, okay, Isaac his father, hindi yan pleasing sa magulang mo kasi actually, inuutos na sa'yo yun eh. Madalas, di ba? Pumili ka, pag mag-aasawa ka anak, pumili ka na mapapangasawa mo. Una, may takot sa Diyos. Okay? Huwag ka mag-aasawa na Robin Padilla. Alam niyo Robin Padilla? Oo. Maginoo pero medyo basto, sabi na nila. Babastusin ka nun. Kunyari lang yun ang Maginoo. Okay? Hindi ka papakainin nun. Bibigay sa iyo ang mga stars at saka moon pagkasuntok sa iyo. Okay? Ganun yung suntukin ganun. Barumbado yun eh. Okay, huwag kayong pipili ng ganun. Di ba? Dapat may takot sa Diyos. Number one, kilala niya ang Panginoon. Tagapagligtas niya ang Panginoon. Ligtas din siya. Yun ang pinakadabes. Mamaya.
eh, didiscuss natin yan. Bakit yun ang kailangan? Sabi dyan, and Jacob obeyed his father and his mother and was gone to Padan Aram. And Esau saying that the daughters of Canaan please not Isaac his father. Kasi meron na siyang dalawang asawa eh. Mga daughters of Canaan. Diba? Nung nakaraan, nag-asawa siya ng daughters of Canaan, dalawa. Okay, then when Esau unto Ishmaelites, ikokorek ko na lang yung sarili ko. Nag-asawa siya yung anak ni Ishmael. Sino ba si Ishmael? Yung unang anak ni Abraham sa ibang babae. Okay? Sa servant ni Sarah. Diba? Tapos pinalayo siya, pero nandun pa rin sila. Kaya ang nangyari, kumuha siya doon ng asawa. Ang pangalan ng pangasawa niya si Mahalat, pero mamaya may iba pa itong pangalan. The daughter of Ishmael, Abraham's son, the sister of Nebahot to be his wife. Bakit ba? Kailangan, yan ito, sabi dito sa Genesis 36, 2-3, Esau took his wives of the daughters of Canaan and the daughters of Elon, Ada, the daughters of Elon, the Hittite, and of Oholibamah, the daughter of Anna, the daughter of Sibion, the Hivite. Tapos si Bashemath, Ishmael's daughter, sister of Nebahot. Yun yung isang pangalan ni, anong pangalan kanina? Si Mahalat. Siya rin si Bashemath. Okay? Ishmael's daughter, sister of Nebahot. Okay? Yan. Okay? Kinorek niya, pero tama ba yung pag-correct niya? Nagdagdag pa siya ng isa pang asawa. Dalawa na yung asawa niya, nagdagdag pa siya ng isa. Kaya sinasabi nila si Esau daw yung unang unang Islam. Kasi maraming asawa. Okay? Joke lang yun. Pero nakikita natin yung pattern. Di ba? Okay ba yung maraming akong asawa? Kasi Ma'am Joan, asawa ko. Meron pa akong dalawang asawa. Okay lang ba yun? Ang sakit sa ulo nun. Okay? Sa pangalan, hindi mo nakala. Parang gusto mo nag-umpog ang ulo sa patir eh. Yung pa kaya, magdadalawa ka pa kaya. No? Hirap na hirap ka na. Now, sabi dyan sa 2 Corinthians 6:14-18, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Ito ay inutos na ni Paul. No? Sabi dyan, do not be unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath the righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Okay? Disimplehan lang natin. Gusto ba ng Panginoon ang mga pangasawa mo hindi katulad ng pananampalataya mo? Sa tingin nyo, hindi siya tumanggap sa Panginoon. Sino yung tumanggap sa Panginoon dito? Okay? Last comment, saan tumanggap sa Panginoon? Nasharean ka na ba? Sino nag-share sa'yo? Hindi pa po. Ha? Hindi pa, mamaya nasharean kay Kuya DM. Ha? Okay, yung mga tumanggap sa Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas mo. Siya ay namatay para sa iyo. Doon sa krus ng Kalbaryo, siya yung nagbayad ng kasalanan mo. Pag namatay ka, binayaran yung kasalanan mo, ang punta mo sa langit. Pag ganon yung gusto mong mapangasawa, yun ang kalooban ng Panginoon. Pero pag hindi ganon, ang gusto mong mapangasawa, gusto mo bad boy, patay ka. Kaya ano mo yung lahat ng mga amen. Lahat ng mga consequence ng iyong pagpili. Okay? Sabi dyan, be not unequally yoked with unbelievers. Ibig sabihin yung yoke, alam niyo yung yoke, sa kalabaw, meron yung dalawang ganun eh, di ba? Tapos pagsasamahin mo yung kalabaw, para mas mabilis yung takbo niya. Mas malakas, mas malayo kung mapupuntahan. Okay? Ibig sabihin yung unequally, okay, and be not unequally. Not unequally. Ibig sabihin equal. Okay, negative, negative yan eh. Not, tapos yung unequal. Okay?
negative statement yung dalawang yun. Kaya positive yung lumalabas doon. Equal. Parang ganun lang yun. Do not be equal. Huwag kang makikipag pamatok. Ibig sabihin nun. Okay? Sabi dyan, together with unbelievers, hindi mananampalataya, for what fellowship had righteousness with unrighteousness, and what communion had light with darkness, and what concord had Christ with Belial, and what part had he that believeth with an infidel, and what agreement had the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Okay, sabi dyan. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean things, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord God Almighty. Okay? At hindi pa, mapangasawa mo pa, reprobate. Kasi hindi tumatanggap sa Panginoon. Gusto mo ba yun? Sakit ng ulo mo nun, no? Okay, napakasimple lang. Gusto ko lang dito sabihin sa inyo, huwag tayong pipili na mapapangasawa na hindi natin same yung faith, yung pananampalataya. Okay? Gusto niyo ba ng ano? Iglesia ni Cristo? No. Ang ligaw sa inyo, guwapo, mayaman. Maraming kotse, maraming kalabaw, maraming kambing. Oh. Ano yun? Ano yung Kuya James? Ano gagawin namin? Eh, yaman nun. Pipiliin mo ba yun? Maraming bibig. Maraming lupa. May palayan. May dragon fruit. Ano ba? May manggahan. May... Masarap. Ang palayan. May ampalayan. Peter. Hindi, gusto mo ba nun? O gusto mo yung gusto sa'yo ng Panginoon? Eh, yung Panginoon yung pinakamayaman. Amen. Amen. Okay. Nasaan na tayo? And Jacob went out from Beersheba and went towards Haran. Okay, nandito na. Ito na yung kwento eh. Okay? So Jacob daw went out from Beersheba, nasa Beersheba sila, and went towards Haran. Okay? And he lighted upon a certain place and tarried there all night. Okay? Siyempre, gabi na, napagod na siya, siya'y nagpahinga. Because the sun was set, and he took off the stones of that place and put them for his pillow and lay down in that place to sleep. Okay? Sobrang pagod siguro, malayo yung ginahin niya. Okay? Ang unan niya daw, ang dauna niya, yung pinakamasarap na unan galing sa Uratex. Ano yung unan niya? Bato. Bato! Bato! Pillow of stone. Bato yung pillow niya. Nakatulog na ba kayo? Bato yung unan niyo? Yes. Ang sakit na niyo. Hindi ko makatulog ng maayos nun. Di ba? Eh, pero ito, sobrang pagod niya. Nakatulog siya. At siya'y na nag-inip, and he dreamed. And behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reaching to heaven, and behold, the angels of God ascending and descending on it. Okay? Madalas, pagkapagod na pagod ka, pag nakatulog ka, para ka nalang na nag-inip eh. Di ba? Pero ito, napanaginipan niya, meron daw, ano daw yung napanaginipan niya? Meron daw, ladder, meron daw hagdan, okay, set up on earth, na nasa, yung hagdan nasa, nakikita sa earth, nakaano sa lupa, and the top of it reaches to heaven, mataas yung hagdan, abot hanggang langit daw, and behold, the angels of God ascending and descending on it, may umaakyat ng mga anghel, may bumababa ng mga anghel, okay, yun daw yung nakita niya. And behold, the Lord stood above it. Sa pinakadulo daw doon, nandun daw yung Panginoon. Sabi daw. And said, I am the Lord God of Abraham, thy father, and the God of Isaac. The land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed. Yung pinupwestuhan daw niya, ibibigaw daw sa kanya ng Panginoon yun. And thy seed shall be as the dust of the earth.
Kita na kayo ng das? Amen. Alikabok? Okay. Okay. Marami ba alikabok? Ayaw niyang bilangin yung alikabok? Hindi. Ganun ang promise sa kanya ng Panginoon. And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread and abroad to the west. No? Ibig sabihin, mag-extend sila hanggang west, to the east, to the north, and to the south. Ano ibig sabihin nun? Kakalat. Kakalat. Marami. Hindi lang sa isang lugar, sa lahat ng lugar. Okay? Okay, isa na tayo. And in thy seed shall all the families of the earth bless. Pagpapalain ko lahat ng pamilya ng buong mundo dahil sa inyo, dahil sa iyo. Indeed. Paano yun? Umabot ba sa atin yung pagpapala ni Abraham, ni Isaac, at saka ni Jacob? Paano sa atin umabot? Paano sa atin umabot yung pagpapala ni Abraham? Pinangako pa yung kay Abraham, pinangako kay Isaac, pinangako ngayon kay Jacob. Paano umabot sa atin yung pagpapala ng Panginoon? Naputol kaya tayo? O naputol na pagdating sa halahala? Umabot kaya dito yun? Sino magsasabing umabot? Sino magsasabing hindi umabot? Hindi mo alam, ano ba yun? Alam niyo ba kung anong pagpapala yun? Kaligtasan. Okay? Yung pagpapala ng Panginoon, umabot hanggang halahala at umabot sa buong mundo, pinapangaral si Kristo ang tagapagligtas, siya ay namatay, nilibing ikatlong araw na buhay muli para bayaran ang ating mga kasalanan. Yan ang gospel. Okay? Binuod sa ganyang paraan. Kasi mahal tayo ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sino pa dito yung walang buhay na walang hanggan? Mamaya, kasharan namin kayo. Sino gusto? Sino pa yung walang buhay na walang hanggan? Hindi mo pa natatanggap yung regalo ng Diyos. May regalo ang Diyos, buhay na walang hanggan. Hindi mo pa natatanggap. Sino yung gustong tumanggap mamaya? Okay? Paiwan lang kayo dito, ha? Gusto namin ibahagi sa inyo yung pagpapala na ipinangako kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at sa mga anak niya pa. Okay? Nasaan na tayo? Sabi dyan, and behold, I am with thee and will keep thee in all places whether thou goest, and will bring thee again into this land, for I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. Yun yung pangako ng Panginoon, hindi kita papabayaan hanggat hindi nangyayari yung aking pangako sa iyo. Okay? Sarap nun, ano? Okay, sa mag-asawa yung nangangako yung dalawang mag-asawa eh. Di ba? Hindi tayo maghihiwalay hanggang ako ay mamatay. Sa hirap, sa ginhawa, saan pa? In sickness and in health, sa kalusugan at hindi kalusugan, pa. Till death do us part. Maghihiwalay lang tayo kung tayo ay namatay na. Okay? Okay. So, paraan ba natin ngayon? Masasabi natin, pwede pa rin bang managinip yung tao tapos sasabihin sa kanya ng Panginoon yung gusto ng Panginoon? Nangyayari pa ba yun? Talaga? Nangyayari pa ba yun? Mananaginip ba? Ako ang subok ng Panginoon dito sa East. Nangyayari pa ba yun? Sa panahon natin ngayon, nung panahon ni Abraham, nangyayari, dama. Kasi wala pa ang salita ng Panginoon nun. Sila pa lang yung gumagawa, sila yung mga initial na mga lingkod ng Panginoon. Wala pa doong Bible. Kinakita na yung Bible? Yung Bible ngayon, pinamibigay lang, di ba? Tapos, pag binigay sa inyo yung Bible, hagis nyo lang sa bahay nyo, bahala na yun.
Okay, mahalaga yung salita ng Panginoon. Amen. Okay? Sabi nun, okay, gano'n siya kahalaga? Sabi sa Job. Ano bang sabi sa Job? Okay, ano bang side nun? More than my necessary pain. More than my necessary food. Sabi dun. Mahigit pa siya sa aking pangangailangang pagkain. Neither have I gone back from the commandments of thy lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Sabi dun sa food. Mahigit pa sa pagkain. Kasi yung pagkain natin, inonourish lamang yung ating katawan. Tama? Bibigyan tayo ng lakas. Pero itong katawan natin, degrading to. Ito yung nangihina. Pag dumating to sa panahon ng panghihina, patay na tayo. Tama? Ilang taon lang yun? Ilang taon lang yun? Mabuti. Umabot tayo ng 70. Yun daw yung pinaka-lifespan ng tao ngayon. Okay, kung sabihin mo na umabot ka 100 years. Man. No? Yung, ano nga sa, ano, no? Nakalala ko na naman si Tatay Simplicia, di ba? Mukunti na lang siya, mag 100 na siya. Pero sana sa dalangin ko, aabutan pa niya yung 100 years na malakas pa siya para ma-enjoy niya yung pera niya. Yung 100,000 niya. Kasi nasirang ko yun ang salita ng Panginoon. Salamat sa Panginoon tumanggap si Tatay Simplicia. 96 years old na yata siya ngayon. Yun, and kung, hindi ko lang alam kung nakakapagtanim pa. Hindi ko yun, di ba, banda? Nakakapagtanim pa si tatay. Sino nakakilala kay Tatay Simplicio? Okay? Nakakapagtanim pa, tatay? Malakas pa? Nakikita mo pa, nakatayo? Salamat sa Panginoon. Okay? Sabi doon? Okay, sabi doon sa Hebrews 1-2, God who at sundry times and in diverse manner spake in time past unto the fathers by the prophets, no? Yan, si Abraham, si Isaac, si Jacob, mga propeta yan ng Panginoon. Okay? They spreading God's word, no? Ng panahon nila. Okay? Now, in that case, yan, diverse, no? Iba-ibang manner, dreams, di ba? Iba nagpapakita, si Moses, burning bush, no? Si Jonah, kinain ng malaking isda, whale. Ang mga kakaiba sa ano? Si Elijah, hindi namatay, kinuha siya ng chariots of fire. Ano pa? Si Daniel, no? Pinakain siya sa leon, sa gutom na leon, hindi siya kinain. Amen. Dami na. May mga malalakas, binigyan ng kalakasan, si Samson. No? Bumapatay siya ng maraming tao, siya lang mag-isa. Okay? Ano pa mga meron? Si David, kinalaban yung malaking Goliath, no? Malaking tao, warrior. Ang weapon niya lang, tirador. Amen. Okay? Ang dami, no? Kung paano gumawa ang Panginoon, diverse manner. But sabi dito, and in these last days, spoken unto us by His Son, whom He had appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Sino daw yung Son ng Panginoon, anak ng Diyos, inappoints niya ang Panginoong Yesus. Saan ngayon natin makikita ang Panginoong Yesus? Magpapakita ba sa atin ang Panginoong Yesus? Amen. Big bro! Ganun ba niya? Papakita ba niya ng ganun? Magpapakita ba ang Panginoong Yesus ngayon? No. Sa atin? Saan natin makikita ang Panginoong Yesus? Langit. Amen. Sa langit, tama. Pero hindi natin pa makikita doon. Kasi wala pa tayo doon. Saan natin siya makikita? Saan natin matatagpuan ng Diyos? Langit. Sa salitahan niya. Nandito sa salitahan niya. Gusto mong hanapin ang Diyos? Nandito sa salitahan niya. Okay? Okay? Nasaan ang Panginoon? Saan niya makikita? Sa salitahan niya. Okay? Ngayon, kung tinanggap mo yung salitahan niya, natanggapin mo siya, nasa ngayon ang Panginoon? Nasa puso natin. Nasa puso natin, nasa salita. Okay? Pero ang tao, baka kalimutin. Di ba?
O, para mapaalala sa'yo, kailangan mo ito basahin, hindi ihagis. Okay? Ingatan nyo, maganda ito. Okay? Yung iba, di ba binigyan ng magandang Bible? Sino may magandang Bible? Idrea, maganda yung Bible. Mahal yung Bible na yan. Okay? Libo yan. Yung bibili nyo. Pero, yung iba dito, yan, mga magpapamember yata, yung isa sa mga kailangan nyo magpapaptize para mabigyan kayo na kumpletong Bible from Genesis to Revelation. Kasi ito, New Testament lang to, from Matthew to Revelation lang to. Okay, wala kayong Genesis to Malachi. Kulang, di ba? Okay. Sabi dyan, okay, sa 2 Corinthians 11:13 to 15, for such are false prophets, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his minister also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Ba't kayo nandito? Nagtitiwala ba kayo sa amin? Pwede ba namin kayong lokohin? Pwede. Di ba? Pwede ko kayong lokohin. Yung turo ko dito, hindi ko loko. Pero hindi ko gagawin yun. Kasi may takot ako sa Diyos. May mga tao, pumupunta sa isang lugar, gumagawa sila ng kalokohan. Niloloko nila yung mga ibang tao. Marami yan. Catholic Church, niloko yung mga Pilipino. Iglesia ni Cristo, si Cristo tao lang. Eh ang liwaliwanag sa Bible, siya ay Diyos. Anong ginagawa nila? Hindi ba sila nandoloko? Nandoloko. Okay? Gusto na lang nila. Maliligtas ka, sumapi ka sa reliyon namin. Okay, meron pa gano'n sa Bible, sumapi ka sa reliyon, maliligtas ka. Sino kailangan mo lang tanggapin para maligtas? Jesus. Wala nang iba. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang mapaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sabi ng Panginoon. Okay, paano? Eh kung magpakita sa akin anghel, maniniwala ba ako ngayon? Magpapakita sa iyo anghel? Sabi doon, ano daw yung nagpapakita ng anghel? Sino daw yun? Satan. Ang demonyo. Okay? Ay, nanaginip ko, nagpakita sa akin yung lolo ko dati. Huwag kang maniwala doon, di mo yung lolo. Lolo mo lang kunyano yun. Demonyo yun. Wala nang bumabalik pag namatay na. Dalawa lang ang pupunta ng kaluluwa ng tao, kundi sa langit, sa impyerno, kamatayan, at walang hanggang buhay sa langit. Gusto mo ba? Okay. Pag hindi na yun babalik sa lupa, ang magpapakita sa iyo, yung babalik, sino? Yun nandito sa lupa, yung mga anghel ng demonyo. Okay? Demons yun. Or si Satan. Kaya niyang magbalat kayo. Sa panahon natin ngayon, nagbabalat kayo sa Satan. Hindi mo makikita yun na may papak ng paniki, may sungay, malaki yung mata na namumula, na merong pangil na malaki. Hindi magpapakita ng ganun ang si Satan. Magpapakita siya parang anghel, parang mabait. Okay, sino yun? Si Harry Potter. Mabait. Pero wizard yun. Gumagawa yun ng gawain ng demonyo. Si Wednesday, kung kilala niyo si Wednesday. Sa Adam's Family. Witch yun. Okay? Huwag niyong gagayahin yun. Yung mga nilalaro natin sa ML, mga witch at saka wizard nandun. Lahat ng magic. Okay? Mga elves, mga galing yung tenga. Tusok yung tenga. Okay? Huwag tayong maniniwala agad. Paano natin malalaman na hindi yung totoo? Paano nyo malalaman na hindi totoo yung sinasabi ko? Subang parang yung salita ng Diyo. Aralin mo, basahin mo ang salita ng Diyo. Pag nabasa mo, ay Kuya Jesus, parang iba yung sinasabi mo dito. Tama? Paano nyo malalaman ng teacher nyo nagtuturo ng mali? 1 plus 1! 0 carry 1!
Hindi niyo maintindihan yun. Okay? Ang sinabi ng teacher mo, 1 plus 1, 10. Ang sagot ng teacher mo, tama kaya yun? Okay, mali yun sa perspektibo mo, pero pag binary yun, tama yun. 1-0 yun. Nagdilito ko kayo lalo. Ibang number system yung sinasabi ko. 1 and 0 lang yung value nun. Pag inan mo yung 1 plus 1, para siyang umabot agad sa 10. 0 carry 1 kasi nag-2 na siya. Binary yun, di ba? Kuya Christian, naiintindihan ako ni Kuya Christian. Okay. Pwede mo malaman sa salita ng Panginoon kung tama yung tinuturo ng nagtuturo sa'yo. Okay, hindi ka lang kain ng kain. Ha? Pakainin ka ng kanibabo. Ang sarap. Kanibabo yun eh. Pakainin mo ba yun? Hindi. Oh, panis na pala yun. Okay? Tama? Okay. Nalabit na tayo. Nandang sa last part. And Jacob awake. Nagising na si Jacob. In his sleep. And he said, surely the Lord is in this place and I knew it not. Hindi niya pa alam eh. Nandun pala siya sa lugar ng Panginoon. And he was afraid and said, how dreadful is this place? Nakakatakot naman dito sa lugar na to. This is none other but the house of God and this is the gate of heaven. Okay? Na, parang ano na siya. Napagtanto niya na na ito ay pintuan ng langit kasi nga nandun yung ladder, yung hagdan. Okay? Sa kanyang perspektibo. And he called the name of that place Bethel. Okay? Yung Bethel, nandun ngayon yung okay, malalaman natin yan. Yung Bethel, yan ay magiging Bethlehem. But the name of that city was called Luz at the first. Okay, and Jacob bowed a vow, saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go, I will give and give me bread to eat and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. Ito yung aking sabi dito. The Lord be my God. Okay? Pinoprove natin. Tinanggap mo ang Panginoon. Ano na susunod? Amen. Ano na susunod mo? I-prove mo ngayon ang Panginoon. Kung Panginoon, mabuti ka ba talaga? Panginoon, ipapanalangin ko makatapos ako ng pag-aaral ko. Okay? Ganito yung ginawa niya. Tingnan niyo sa huling huli. So that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. Okay? Natupad yun, ano? Kaso napatay na yung tatay niya. Pero in that case, siya ay naging maayos. Siya ay yumaman actually. Yumaman siya. And this stone which I have set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. Okay? Ganda ng pangako niya, no? Kasi sa umpisa pa lang, alam na nila yung tithes, eh. Yung pagkakaloob. Okay? Na ituro na sa kanila yon. Okay? Pag ikaw ay pinagpala ng Panginoon, ibigay mo yung 1/10 ng iyong pagpapala. 10%. Okay? Now, in that case, hindi ko alam kung kanina niya ibibigay, sinusunod nila yun, eh. Yun, ng panahon na yon. Or maghahanap sila, parang si Abraham, naghahanap sila ng priest. Doon nila binibigay yung 1/10 ng kanilang pinaghirapan or sahod. So, kita niya dyan, no? Prinugdan ni Jacob, Panginoon, kung tunay kang Panginoon. Okay? Sabi dyan, no? Napakasimple lang yung kanyang panalangin, ano? Okay? Me will keep me in this way that I go. Ingatan mo ko sa aking patutunguhan. And give me bread, bibigyan mo ako ng tinapay. Ano ibig sabihin ng provision? Pagkain. Okay? To eat. And raiment to put on. Meron akong maayos na damit. Okay? Sabi dyan, at kung makakabalik ka so that I come again to my father's house, makabalik ako sa lugar ng aking tatay na hindi ako napahamak. I'm in peace.
Okay? House in peace, then shall the Lord be my God. Ikaw ang aking magiging Diyos. Pinoprove mo ang Panginoon. Panginoon, napakabuti mo ba? Panginoon, nahihirapan ako. Umatin. Nakakatamad. Kuya James, nakakaantok. Hindi ako nagigising. Ma-attend kaya ako, Panginoon. Pero sige, attend ako. Kasi mahal kita, Panginoon. Mahal ko ang iyong salita. Gusto kong matuto ng salita mo. Kahit na tinatamad ako, masakit ang aking kalamnan. Masakit ang ulo ko. Then pupunta ako sa church. Kahit na anong mangyari, by hook or by crook, wala akong makain. Nagugutom ako. Pero pwede natin yung ano, may assignment kami, may project kami. Ano pa yung mga pwede natin i-resolve? May trabaho ako. Okay? May tulo yung bahay namin. Ano pa pwede natin i-ano? May asawa akong magulo. Ma, may tatay akong pakulit, lasing ng lasing. May nanay akong bungangera. Okay? Marites. Mayroon ano man. Okay? Pwede mong okay, pwede kang i-challenge mo yung sarili mo. Okay? I-test mo ang Panginoon. Sabi dyan, no? Sabi dyan, and this stone which I have set for a pillar shall be God's house. And all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. Ibigay ko yung tenth. Sabi dito sa Malakay 3:10, bring ye all the tithes into the storehouse, and there may be meat in mine house. Improve me now. Herewith, no? Improve mo. Saith the Lord God of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that where there shall not be room enough to receive it. Okay? Receive it. Umulit lang yan. Okay? Yung ganito lang yan, to receive it. Wala nang room. Gusto mo pa ng pagpapala? Amen. Na wala nang paglalagyan. Amen. No? Kung meron kang lalagyanan, hindi mapuno-puno yung lalagyanan. Sabi niya, ulitin ko lang, bring me all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house. And prove me now, herewith, i-prove mo ang Panginoon. Okay? Said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive you. And this stone which I have set for a pillar shall be God's house. And of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth. Nakilang minuto na. 1 hour and 2 minutes. Salamat sa Panginoon. Naintindihan niyo ba? Anong dapat gawin ng isang bata? Sumunod sa magulang. Ano pa yung sumunod? Okay? Ano pa yung mga points meron na nakita natin dito? Magpapakita pa ba sa inyo ang Panginoon ngayon? At gagawin kayong propeta or apostol? Pag may nagpakita, sino yon? Si Satan yun. Okay? Ngayon, pag pinagpala ka ng Panginoon, i-prove mo ang Panginoon. Pag pinagpala ka ng Panginoon, pagpalain mo rin ang Diyos. Okay? Magpagamit kayo sa Panginoon. Okay? Mahalin nyo yung salita ng Panginoon. Okay? Wala na tayong iba. Sino yung wala pang Bible dito? Wala ganitong Bible? Wala pa? Sino pa? Meron ka ng Bible na ganito? Paano ka na bigyan? Hindi nagbigay sa'yo. Si Pastor, na-share ka na ni Pastor? Hindi ba, share ka ni Kuya Dime. Okay, tayo manalangin. Okay? Panginoon, maraming salamat muli, Panginoon, sa pagpapaalala ng iyong kabutihan, Panginoon, sa buhay ni Jacob. Panginoon, kung paano niya nakita, Panginoon, ang kabutihan mo, paano niya prinug, Panginoon. Okay? Try namin kayo, Panginoon, kung tayo ay tunay na mabuting Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala mo, sa mga pangako mo sa aming Panginoon, ang hawakan namin dito. Panginoon, mahalin namin ang mga salita, Panginoon, mahalin namin ang aming mga magulang, Panginoon,
para hindi kami maligaw, Panginoon, sa mundo. Salamat po muli sa mga salita mo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.